Kamihan Stories presents The Loveless Marriage, written by Jisoo Win, revised and rearranged by Amihan. Maingat na hinubad ni Marian ang sapatos ng kanyang asawang si Engineer Dolan Cade Patterson. Lunod na naman sa kalasingan ng asawa niya. Lagi naman, simula noong araw na naging legal silang mag-asawa ay ganito na ito. Ayon lang kasi sa kagustuhan ng ama ni Dolan kaya sila naging mag-asawa. Si Marian Loveras ang kaisa-isahang anak ng best friend ng ama ni Dolan na si Lieutenant Colonel Sandro Patterson. Kung hindi daw dahil sa ama ni Marian ay matagal na sanang patay ang ama ni Dolan mula sa engkwentro ng magkaibigan sa mga bandido. Iniharang ng tatay ni Marian ang sarili upang maprotektahan si Lieutenant Colonel Sandro Patterson. Kaya naman ito ang napuruhan ng mga tama ng barin. Private Officer Leon Loveras, hindi mo dapat ginawa to. Nag-aalala lang si Goni Sandro sa kaibigan na nakadagan sa kanya. Subalit unti-unti na itong nanghihina at ipinipikit na rin ito ang mga mata. Ayos lang Sir Sandro, mas kailangan ka ng team. Ipangako mo lang sa akin na huwag mong pababayaan ng aking nag-iisang anak. Wala na siyang ina, mawawala na rin ako. Kaya sana, ikaw ang mangalaga at magtanggol sa anak ko hanggang sa makatungtong siya sa tamang edad at makatayo na sa sariling mga paa. Mahabang bilin ng kaibigan ni Sandro kahit na naghihingalo na ito. Parehong biyudo ang dalawa at tanging sa trabaho at sa mga anak na lang nakatuon ng kanilang atensyon. Hindi ko siya pababayaan. Pangako, Leon. Pero huwag kang matulog. Parating na ang rescue natin, Leon. Pakiusap, tatagan mong loob mo. Lumaban ka. Kailangan ka ng anak mo, sabi mo, di ba? Ikaw na lang ang nag-iisang pamilya niya. Kaya huwag kang susuko, okay? Pakiusap, kaibigan. Sa unang pagkakataon sa gitna ng laban ay naglandas ang luha sa mga mata ni Sandro. Kakaibang kabayanihan ang pinakita ng kanyang kaibigan. Hinding-hindi niya ito makakalimutan kailanman. Hindi na ako aabot, kaibigan. Hindi ko na kaya. Hinihintay na ako ng asawa ko. I can see her from afar waving at me and smiling. Ipagkakatiwala ko na lang sa iyo ang aming anak. Alam kong hindi mo ako bibiguin at si Marian. Ituring mo sana siyang parang anak mo na rin. Ihalik mo ako at iyakap sa kanya. At pakisabi sa kanya na mahal ko siya. Ihingi mo rin sana ako ng tawad sa kanya. Dahil hindi ko na siya masasamahan sa paglaki niya. Please take care of her, Sandro. Huling habili nito bago tuluyang bumigat sa dibdib ni Sandro ang kaibigan. Tuluyay nang napahugulgol si Sandro nang makitang hindi na humihinga si Leon. Siya dapat ang namatay, subalit sinalba ng kaibigan ng kanyang buhay. Nagsakripisyo ito para sa kanya. Kaya nangako siya na gagawin ang lahat ng habili nito. Hinding-hindi ko bibiguin ang pangako ko sa'yo, Leon. Habang buhay kong pangangalagaan ang nag-iisa mong anak. Rest in peace, kaibigan. I promise to be the best father to her until my last breath. I will love her as my own daughter. Matapos mailibing sa libingan ng mga bayani si Private Officer Leon Loveras, ay inasikaso kaagad ni Sandro ang tungkol sa custody ni Marian. 15 anyos lang ito, kaya kinakailangang dumaan sa legal na proseso ang lahat. At hindi naman siya nabigo dahil pinagkaloob din agad sa kanya ng korte ang custody ni Marian. Makalipas ang 3 taon, pinaghanda ni Sandro ng bonggang debut ang dalaga. Napag-alaman din ni Sandro na lihim na umiibig si Marian sa kanyang nag-iisang anak rin na si Dolan. Kaya naisip niyang ipakasal si Marian sa anak. Alam niyang hindi susuway sa utos niya si Dolan. Magrereklamo ito, ngunit hindi nito magagawang tumutol sa kanyang mga kagustuhan. Kilala niya ang kanyang anak na isang mabuting anak at binata. Alam niya na kapag wala na siya, ay aalagaan ni Dolan si Marian at ipagpapatuloy ang pangako niya kay Leon. Kaya kinausap niya si Dolan tungkol sa desisyon niya. Dolan, anak, nahalata ko at nalaman ko na may gusto pala sa'yo si Marian. Bungad ni Sandro sa nag-iisang anak na noon ay isa ng inhinyero. Edad 25 na ito kaya nasa tamang edad na rin. Nonsense yan, Dad. Hayaan mo siyang magkagusto sa akin. Paniguradong infatuation lang yon, not love. Bata pa siya, kaya normal lang sa kanya na humanga sa gaya ko. Sagot ka agad ni Dolan sa ama. That's not my point, Dolan.
Ang nais ko at hiling ko ay pakasalan mo si Marian. Para masiguro kung nasa mabuti siyang mga kamay sakaling mawala na rin ako sa mundong to. Alam mo ang profesyon ko, anak. Hindi ako sigurado kung hanggang kailan lang ang buhay ko. Lalo na at sunod-sunod ang laban ko sa mga rebelde. Kaya gusto kong maihabilin sa iyo lahat ng pinangako ko sa kaibigan kong si Leon. Pagbigyan mo na ako, anak. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin si Marian. Dad, anong klaseng kahilingan ba yan? 18 lang si Marian. Gusto mo na agad siyang ipakasal? Sa tingin mo, magugustuhan ni Tito Leo ng mga sinasabi mo yan, pa? There's so much opportunity waiting for her. Tapos itatali mo agad siya sa isang kasal sa murang edad niya? What kind of mindset is that? Masyadong makaluma, Dad. Isa pa, kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Reklamo ni Dolan sa ama. Kaya nga, anak. 18 lang siya. Kaya kailangan may mag-alaga at magbibigay ng atensyon sa kanya. Nasabi ko naman sa iyo ang pangako ko sa papa niya, di ba? I want you to continue that. I'm getting older, anak. Sooner or later, susunod na rin ako kay Leon at sa mami mo. Close naman kayo ni Marian. So why not try to love her as a woman and not a sister? Marami pang naging rason si Dolan. Tutol na tutol ito sa nais ng ama. Ayaw nito ang naging ideya ng ama. Wala itong pagmamahal kay Marian. Kapatid lang ang tingin nito sa dalaga. At kabi-break up lang nila ng nobya dahil nahuli nitong may ibang karelasyon ng babae. Tila wala na ring tiwala si Dolan sa mga babae. Kaya sa edad na 25 ay nais na muna nitong manatiling single. Ngunit paano nito mahihindian ang sariling ama? Ayaw nitong madisappoint ang ama na mula nang mabiyudo ay mag-isang nagtaguyod kay Dolan at kalaunan nga ay pati kay Marian. Ngunit sa kabila ng pagtutol, sa huli ay nanaig pa rin ang pagmamahal ni Dolan sa ama. Kaya naman kahit labag sa kalooban ay sinunod pa rin ito ang kahilingan ni Sandro na pakasalan si Marian. Matapos ang kanilang kasal, ay umuwi na ang mga ito sa iniregalong bahay ng amang si Sandro. Ngunit walang kaalam-alam si Sandro sa pinapakitang ugali ni Dolan kay Marian. Hindi naman sinasabi ni Marian kay Sandro ang pangit na pakikitungo ni Dolan sa kanya. Hanggat kaya niyang pagtakpan ng asawa ay gagawin niya. Hindi porket pumayag ako magpakasal sa'yo ay pwede mo nang pakialaman ang buhay ko. Naiintindihan mo ba? Singhal ni Dolan sa asawa. Isang linggo matapos ang kanilang kasal. At mula noon hanggang ngayon ay sobrang cold husband na nito sa kanya. Napailing na lamang si Marian sa isiping yun. Para saan pa lang ay love nito sa kanya noong iniharap siya nito sa altar. Para lang pala yun sa seremonya. Gaya ng ginagawa dati ni Marian dito kapag nalalasing ito. Pinupunasan niya ito ng maligamgam na tubig at binibihisan. Komportable na itong natutulog, pero hindi niya ito matiis na hindi asikasuhin. Tinitiis na lamang ni Marian lahat. Umaasa siyang balang araw siguro ay matututunan rin siya nitong mahalin. Sa kabilang kwarto na lamang siya natulog. Kailangan na niyang magpahinga dahil kinabukasan ay may pagsusulit siya. Mabuti na lang talaga at nag-early review siya. Malapit na rin ang graduation nila. Magtatapos siya sa course ng accounting. Kahit kasal na sila ni Dolan, hindi hinayaan ni Sandro na huminto siya sa pag-aaral. Alam ni Marian na gusto ni Sandro na ipagpatuloy ni Dolan ang naipangako ng Ginoo sa kanyang ama na hindi siya pababayaan. Alam din niya na napilitan lang si Dolan na pakasalan siya dahil sa pakiusap ng tatay nito. Pero dahil nga may pagtingin siya kay Dolan, pumayag siya na magpakasal sila kahit na wala siyang nadaramang pagmamahal mula sa lalaki. At ngayon yung nadarama ng husto ang kawalan nito ng pakialam sa kanya. Noong nakatira siya sa mga ito bilang isa ng ampon ng daddy nito, ay napakabait ni Dolan sa kanya. Hindi niya alam kung bakit si isang iglap ay parang nawalan na ito ng gana sa kanya. Marian, kita-kits na lang tayo mamaya sa bahay ni Dexter, ha? Paalala sa kanya ng kaibigang si Nicole. Ngayon din pala yun? Naku, hindi ako nakapagpaalam sa bahay. Sagot ni Marian at natampal pa ang kanyang noo. May group project silang gagawin, kaya paniguradong gagabihin siya. Nagkataon pang naiwan niya ang cellphone sa kabilang kwarto nila dahil sa sobrang pagmamadali. Nalate kasi siya ng gising. Pagdating sa bahay ni Dexter ay nagmamadali ang bawat kilos ni Marian. Baka sakaling matapos nila ng maaga ang project nila para pare-pareho silang makauwi agad. Ngunit sadyang hindi ganoon kadali
dahil ang iba ay kailangan pang hanapin online. Relax, Marian. Ihahatid na lang kita mamaya sa inyo. Okay lang ba? Alok ni Dexter sa kanya. Isa ito sa malapit na kaibigan ni Marian. Naging komportable rin dito ang dalaga dahil masyado itong formal at hindi bastos. Napaka-family-oriented nito. Samantalang paruot pa rito na si Dolan dahil alas 8 na ng gabi ay hindi pa dumarating ang asawa. Alas 5 dapat ay nasa bahay na ito. Gumaganti ba siya sa akin? Galit na tanong ni Dolan sa kanyang sarili. Nakatrentay sa is ng miss call ang kanyang ginawa. Ngunit wala man lang balak si Marian na sagutin ang kanyang tawag. Kaya mas lalong nagwawala ang kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit sobrang nag-aalala siya rito. At bakit tila nagkakaroon na siya ng pakialam ngayong ginabi ito ng uwi. Dati naman ay wala siyang pakialam dito. Biglang may pumihit sa pintuan. Kaya nagkubli si Dolan malapit sa kung saan naroon ang switch ng ilaw. Kanina pa siya sa dilim, kaya aninag niya ang kanyang asawa na dahan-dahang humahakbang palapit sa hagdan ng second floor. Biglang binuksan ni Dolan ang ilaw, kaya biglang napatigil sa paglalakad si Marian at tila nagulat pa nga. Ganitong oras ba ang uwi ng isang marangal na babae? Tanong ni Dolan sa asawa. Nagpanting ang kanyang mga tenga habang tinitingnan si Marian. Pasensya na, may ginawa kasi kaming group project. Katwira ni Marian. Kasama ang lalaking yun? Umatake ba ang kalandian sa katawan mo at may pahatid-hatid ka pang nalalaman? Galit na tanong ni Dolan sa kanya na namumula na sa galit ang muka. Mabilis itong nilapitan ni Marian at ginawaran ng isang malutong na sampal. How dare you? Gigil na sambit ni Marian. Nasapo naman ni Dolan ang bisngi at tiningnan ng masama ang asawa. Hindi makapaniwala na sasampalin siya nito bigla-bigla. Wala kang karapatan na sabihan ako na ganyan. Sinabi ko ng dahilan ko, di ba? Sa galit ay hindi na napigilan ni Maria ng maiyak. Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko, ha? Huwag mo akong iyakan. Hindi mo ako madadala sa paiyak-iyak mo, Marian. May diing wika ni Dolan. Huwag na huwag mo akong matulad sa mga gawain mo. Hindi ako ganun. Umiiyak na wika ni Marian. Sobrang sikip na ng kanyang dibdib. Magtiis ka. Ginusto mo to, hindi ba? Bulyaw ni Dolan dito. Wala nang nagawa pa si Marian kundi ang tumakbo na lang sa taas ng kwarto. Ayaw nito ng bangayan. Ayaw nito ng gulo. Kaya ito na lang ang umiwas. Wala rin naman itong ipapanalo kay Dolan. Bigla namang nakaramdam ng guilt si Dolan para sa asawa. Naisip niyang baka nagsasabi ito ng totoo. Hindi man lang ito nakapaghapunan. Parang gusto niyang batukan ang kanyang sarili dahil sa nadaramang pag-aalala sa babae. Hindi naman niya naramdaman ito dati. Pumunta siya ng kusina at ininit ang mga pagkain naroon. Dinala niya ng pagkain sa kwarto ang kanyang asawa at pinilit ang sarili na magpakumbaba rito. I'm sorry. Panimula niya habang tinitingnan ng asawang nakatalukbong sa loob ng comforter. Look, Marian. Dinalhan na kita ng dinner. Alam kong gutom ka. It's my peace offering. Kainin mo yun mag-isa mo. Ayokong kumain. Mamaya may lason pa yan. Sagot ni Marian na may himig ng pagtataray. Hindi nito inaalis ang pagkakatalukbong ng kumot. Marian, don't be too childish. Kahit anong mangyari, kailangan mo pa rin kumain. Do it now while I'm nice. Mariing utos niya dito. Really? What if ayoko? Mas mabuti na rin mamatay na ako para wala nang maging pabigat pa sa buhay mo. Wala akong sinabi na pabigat ka sa buhay ko. Mahinang sambit ni Dolan. Umupo sa kama si Marian at inalis sa katawan ang comforter na nakatakip. Hindi mo sinasabi, pero pinaparamdam mo yun sa akin, Dolan. Anong akala mo sa akin? Tanga at manhid? Walang isip? Hindi nasasaktan? Ano sa tingin mo ang nararamdaman ko habang pinapanood ko kayo ng kalaguyo mo na naglalaro dito sa kama? Ay kung gawin ko rin kayang magdala dito ng lalaki, para alam mo yung pakiramdam na naiinsulto. Hindi na napigilang ni Tanya ni Marian. Matagal na siyang nagtitimpi, pero mas pinipili niyang manahimik na lang. Yan ang hinding-hindi mo gagawin. I swear, hindi kita mapapatawad. Banta ni Dolan sa asawa. Kayang-kaya ko rin yung gawin. Sino ka ba para pagbawalan ako?
We're married, Marian. Oh, really? Bakit parang pakiramdam ko hindi naman? Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang masusunod sa marriage na to. A loveless marriage? But I'm still your husband, okay? Sa papel lang. My dad want me to take care of you. Do you understand that? Nagpapatawa ka ba, Dolan? Take care? When? Mapait na ngumiti at tumingin na tila nag-uuyam si Marian dito. Love, care, understanding, respect and trust, they do not exist in this marriage. Kaya wag mong sabihin sa akin na asawa kita. Ilang taon na ba akong nagtitiis sa'yo? Matagal-tagal na rin. Alam ko namang napilitan ka lang na pakasalan ako. Kaya wag kang umasta na kunwari concerned ka sa'kin. O baka naman takot ka lang malaman ni Daddy kung gaano kasama ang ugali mo. At kung gaano kasama ang trato mo sa'kin since we get married until now. That's not true. Oo, pinakasalan kita dahil kay Daddy. Pero hindi ako kasing sama ng iniisip mo. You know me. Hindi na kita kilala. Now, get out of my room. I don't need you here. Pakidala na rin yung pagkain mo. Baka may lason pa yan. Malay ko ba kung gusto mo akong mawala na sa mundo para mas magawa mo ang gusto mo at ng babae mo? Mahabang asik ni Marian. Hindi kumikibo si Dolan kaya tumayo na siya sa kama. Ayaw na niyang makipagbangayan dito. Kaya lilipat na lang siya sa kabila. Nasabi na niya ang dapat niyang sabihin dito. Siguro naman ay sapat na yon para maiparating kay Dolan kung gaano ito kasamang asawa sa kanya. Hahakbang na sana siya palabas ng silid, ngunit mabilis na ipinulupot ni Dolan ang kamay sa bewang ni Marian. Binuhat nito ang asawa at ibinalik sa pagkakahiga. Dinaganan nito at hinawakan ang dalawang kamay ni Marian para wag nang makatayo pa. Nagwawala si Marian at gustong kumawala. Ngunit sa haba ng pagpupumiglas niya, ay ramdam niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang lakas. Sa inis at galit ay bigla na lamang naglanda sa pisngi ang mga luha ni Marian. Ramdam ni Dolan ang sobrang pagkahabag ng kalooban ng asawa. Alam niya na naging selfish siya. Alam niya na malaki ang kasalanan niya rito. Kailan nga ba niya ito itinuring na asawa? Wala siyang matandaan. Subalit bakit natakot siya ng sobra nang sabihin ni Marian na makikipaglandian ito sa ibang lalaki? Bakit siya naaapektuhan? Alam niya sa sarili niya ay galit na galit siya rito. Sinisisi niya si Marian dahil nawalan siya ng kalayaan. Nawalan siya ng pagkakataong pumili ng karapat-dapat niyang pakasalan. Maaari namang tumanggi si Marian noong tinanong ng daddy nila na magpakasal ito sa kanya. Ngunit walang naging pagtutol doon ng babae. Kaya namuhi siya kay Marian at sinabi sa sarili na pahihirapan niya ito at hindi kailanman pag-aaralang mahalin. Ngunit bakit ngayon ay biglang gusto niya itong akinin? Ayaw niyang may ibang lalaki sa buhay nito kundi siya lang. Pinakatitigan niya si Marian. Halata ang takot sa mukha ng asawa niya, kaya niluwagan niya ang pagkakahawak sa asawa. Nilambutan niya ang ekspresyon ng kanyang mukha. Inilapit niya ang mukha sa mukha nitong patuloy pa rin nilalandasan ng mga luha. Iniangat niya ang isa niyang kamay at pinahid ang luha sa pisngi ni Marian. Halata sa mukha ng babae ang pagtataka at pagkalito. Hanggang sa inilapat ni Dolan ang labi sa labi ng asawa. Napapikit si Marian sa ginawa niya. Napaka-gentle ng halik na yon kumpara sa mabalasik na tingin ni Dolan kanina. 4 na taon na silang kasal, ngunit ni minsan ay walang nangyari sa kanila. Ni minsan ay hindi hinalikan ni Dolan ng babae. Kasama yun sa parusa niya kay Marian. Pero ngayon ay biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Noong kasal nila sa simbahan lamang niya nahalikan si Marian sa labi. Pero dahil galit ang nadarama niya noon, pakiramdam niya noon ay nagliliyab siya sa sama ng loob. Hindi niya naramdaman ang lambot ng labi ng babae. Ngayon lang siya ulit nangahas na halikan nito. Nagpaubaya si Marian sa lahat ng ginagawa ng asawa. Ipinagkaloob nito ang pagkababae ng walang pagtutol. Tinugunan nito lahat. Itinaya nito ang lahat kahit na alam nitong walang pag-ibig na nadarama si Dolan dito. Nagising si Dolan na wala na sa tabi ang asawa. Nasuntok niya ang kanyang noo nang maalala ang kanyang ginawang kapangahasan. Natutop niya ang kanyang bibig nang makita sa cover ng kanilang kama ang bahid ng pagiging birhen ni Marian.
mabilis na lamang siyang tumayo at nagbihis. Nagbaka sakali siyang maaabutan pa ang asawa sa baba, ngunit wala na ito. Alam niyang sinadya nitong umalis ng maaga upang hindi sila magpang-abot. Tinext na lamang niya ito. "I'll pick you up for lunch after your break." Nang mag-vibrate sa bulsa ni Maria ng kanyang cellphone, ay kaagad niya itong binuksan. Sumimangot siya sabay taas ng muso nang mabasa ang mensaheng yun ng asawa. "You wish," sambit niya sa kanyang isipan. Hindi-hindi siya lalabas ng university. Ini-off niya kaagad ang cellphone matapos mabasa ang mensaheng yun. Habang nagdi-discuss ang professor ay hindi tuloy makapag-concentrate si Marian. Hanggang sa madismiss ang klase, tila wala pa rin siya sa sarili. Hindi niya makalimutan ang sagutan nila ni Dolan kagabi at ang nangyari sa kanila. Napakahina niyang babae para ibigay ang sarili dito. Mula sa bintana ng room ay natatanaw na nga ni Marian ang kotse ng asawa. Halos mabingi na siya sa sobrang kalabog ng dibdib. Bakit bigla na lang nagkaroon ng atensyon sa kanya ang sobrang cool niyang asawa? Natatakot kaya itong makipaglandian siya sa iba dahil mahal na siya nito? O kaya'y baka nga takot lang itong malaman ng amang kahihiyan kung sakali manggaganti siya rito. Nagkasya na lamang si Marian sa isang hamburger at tubig. Nang mabasa niya kanina ang text ng asawa, ay sinadya talaga niyang bumili nito upang hindi na niya kailangan lumabas pa ng room. Ayaw niyang magpakita kay Dolan. Kung may iba nga lang siyang matutuluyan, ay hindi siya uuwi sa kanilang bahay. Kinahapunan nang silipin niya ang kotse ng asawa ay wala na ito, kaya biglang lumuwag ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay pressured na pressured siya kapag kaharap ang malditong asawa. Mabuti na nga lang nitong huli ay hindi na ito ganoong kasungit. "Marian, sumubay ka na sa amin ni Dad. Dadaanan niya ako ngayon eh. Total naman, malapit lang ang bahay namin sa inyo." Alok ng kaklase niyang si Mark. "Nako, hindi na Mark. Sanay naman ako mag-commute. Huwag mo na akong alalahanin pa." Tanggi niya rito. Ngunit nagpumilit ang binata at hinila siya nito palapit sa kanilang kotse na nakaparada na sa kanilang harap. Papasok na sana siya sa kotse ni Mark. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Dolan sa bewang. "Bitiwan mo ang asawa ko. Ako lang may karapatang sumundo sa kanya." Sabi ni Dolan na halatang galit at namumula na pati ang tenga. Mabilis nitong hinila si Marian papasok ng sasakyan. Pagkapasok ay kaagad din itong sumampa sa upuan at kaagad na binuhay ang makina ng sasakyan. Habang nagmamaneho ay tinanong nito si Marian. "Bakit hindi ka nag-lunch?" Galit na tanong nito. "Kumain ako." Mahinang sagot niya. "Hindi ka kumain. I know that." "Kumain nga ako. Kasama ba kita kanina para igiit mo ang sinasabi mo?" Insist pa ni Marian. Napabuntong hininga na lamang si Dolan at nanahimik. "I texted you. Bakit hindi ka nag-reply?" Sambit nito matapos ng mahabang katahimikan. "Lobat ako." "Lobat? O sadyang iniiwasan mo lang ako?" Umiling-iling lang si Marian. Biglang inampas ni Dolan ang manibela, kaya napapikit at napatakip si Marian ng kanyang mukha at nanahimik na lang. Minsan na rin siyang napagbuhatan ni Dolan ng kamay, kaya matinding trauma na talaga ang kanyang nakuha mula sa asawa. Kaya kahit pa siguro magbait-baitan ito sa kanyang harap, ay mahihirapan na siyang magtiwala. Habang tahimik ay napagtanto ni Marian na hindi pa uwi ng bahay ang usad ng kanilang sasakyan. Kaya naitanong niya ito. "Saan tayo pupunta? Bakit hindi tayo pa uwi ng bahay?" "We're having a dinner date," sagot nito. Mabilis naman na nagreklamo si Marian dito. "Ayoko, may project pa akong gagawin." "Look, Marian, kailangan natin kumain dahil pareho tayong walang pananghalian." Natahimik si Marian sa sinabi nito. Ibig sabihin ay hindi ito kumain at buong hapon siya nitong inabangan sa labas ng university? At bakit hindi ito pumasok sa trabaho? Hindi alam ni Marian kung ano ang kanyang magiging reaksyon ng mga sandaling yun. Nagtataka na talaga siya sa ikinikilos ng asawa. Pero mas pinili niyang huwag magtanong. Pagpasok nila sa isang exclusive restaurant, ay kaagad silang sinalubong ng ilang staff. Hinawakan pa siya ni Dolan sa pulsuhan, kaya nagpaubaya na rin siya rito.
Nang makaamoy ng mababangong pagkain na nakahain sa restaurant na yon, ay tila bigla rin kumalam ang kanyang sikmura. Burger lang kasi ang kinain niya kanina, kaya mabilis bumigay ang kanyang sikmura sa nakakainggan yung amoy. Hindi na siya umarte pa nang pinagila siya ni Dola ng upuan sa pwesto na inilaan sa kanila. Mabilis niyang nilantakan ang pagkain na nasa kanyang harapan. Tahimik lang si Dolan habang kumakain. Hanggang sa bigla na labang lumapit sa kanila ang isang maganda at sexing babae. Ang masikinagulat ni Marian ay nang bigla na lamang nitong sinabasib ng halik si Dolan. Natila gustong gusto rin ito, kaya biglang nawala ang kanyang gana sa pagkain. Pwisit. Nagdadabog niyang bulalas sabay takbo palabas. Nagulat si Dolan at biglang tinabig ang babaeng nasa harap at mabilis na nagbayad sa waiter, saka hinabol si Marian. Ngunit bago pa niya ito naabutan ay nakasakay na ito ng taxi. Nasuntok na lamang ni Dolan ang kanyang ulo dahil sa labis na kagaguhan. Babe, bakit kailangan mo pang habulin ang katulong mo na yon? Bakit mo ko iniwan sa loob? Gigil na tanong ng babae sa kanya nang mahabol siya sa labas ng restaurant. Rain, umalis ka na, okay? Saka na tayo mag-usap. Matigas na utos ni Dolan dito at kaagad tumakbo sa nakaparada niyang kotse. Halos paliparin niya ang kanyang sasakyan, maabutan lang ang asawa. Alam niyang nasaktan na naman niya itong muli. Bakit kasi kung kailang bumabawi siya kay Marian ay saka naman umikse na si Rain? Napahampas tuloy siya sa steering wheel. Naiipit pa siya sa traffic kaya ubos na ubos ang kanyang pasensya. Pagdating niya ng bahay ay kaagad na siyang tumakbo paakyat ng kanilang kwarto. Pinihit niya ng dahan-dahan ang doorknob at binuksan ang pinto sabay silip. Subalit wala sa kama si Marian. Kaagad na siyang pumasok ng tuluyan sa silid at sinilip ito sa banyo. Mabilis na tumambol ang kanyang dibdib nang mapagtantong wala sa kanilang kwarto ang asawa. Patakbo niyang tinungo ang kabilang kwarto. Napasigh of relief siya nang makitang naroon si Marian at nakatalokbong na namang muli ng kumot. Gaya ng nakagawian nitong gawin tuwing nagagalit o nagtatampo sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit dito at umupo sa gilid ng kama. Sa paan ng bahagi siya pumuesto. Sorry. Mahinang sambit niya. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Marian. Wala itong reaksyon. Alam kong gising ka, Marian. Kausapin mo naman ako, please. Suyo niya rito. Ngunit hindi pa rin ito umiimik. Marian, please. Kausapin mo naman ako. I want to explain. Magalit ka sa akin. Saktan mo ako, please. Magsalita ka lang. Pagsusumamo niya. Lumabas ka na. Ano ba? Ito naman talagang gusto mo, di ba? Ang lagi akong nasasaktan. Pagod na akong umintindi. Kung wala akong halaga sa'yo, tatanggapin ko. At huwag ka mag-alala. 3 buwan na lang at kagraduate na ako ng kolehiyo. 3 buwan na lang at wala nang magiging pabigat sa buhay mo. Maghahanap na ako ng trabaho sa pagkakataong yun. Pwede ka nang mag-file ng annulment. Hindi mo na ako kailangan pang saktan ng paulit-ulit. Hindi mo na kailangan magtiyaga sa akin. Pinapangako kung sisikapin kong huwag na mag-cross pang muli ang mga landas natin. Mahabang litanya ni Marian, sabay pikit ng mga mata at tumagilid na para talikuran ng asawa. Walang annulment. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Nangako ako kay Daddy at sa harap ng altar na sa hirap at ginhawa ay magkasama tayo. Natawa naman ang pag-aksi Marian sa sinabi ni Dolan. Huwag mo akong paandaran ng ganyan, Dolan. May nangyari na sa atin, di ba? Wala ba yung halaga sa'yo? Isipin mo na lang nakabayaran yun dahil isinakripisya mo ang kasiyahan mo at kalayaan ng pakasalan ng totoong minamahal mo. Quits na tayo, Dolan. Hindi pa rin ako papayag na maghiwalay tayo. Ano bang problema mo? Natatakot ka bang mawalan ng libreng katulong sa bahay na to? O natatakot ka lang sa ama mo? Huwag kang mag-alala. Ako ang hihiling ng kalayaan sa ama mo. He will understand me. Hindi mo naiintindihan, Anong hindi ko naiintindihan, Dolan? Na kahit kailan hindi mo ako kayang ituring na asawa? Na wala akong halaga at kahit kailan hindi mo ako kayang mahalin? Hindi totoo yan. Oo, dati, inaamin kong mahid ako na hindi ko nakita ang pagmamahal at halaga mo sa akin. Lahat yon pinagsisisihan ko na ngayon
Please give me a chance na makabawi sa'yo, Marian. Takot akong mawala ka sa'kin. Ayokong mawala ka sa'kin. For 4 years na sanay na akong magkasama tayo. Litanya ng lalaki na unti-unti na rin namumuo ang luha sa mga mata. Napailing na lamang si Marian. Hindi mawala sa kanyang isipan ang halika ni Dolan at ng babae nito. Lagi nitong dinadala sa kanilang bahay ang babaeng yun, na kahit nasa harapan siya ay naglalampungan ang dalawa at walang pakialam kung nasasaktan siya dahil ang pakilala ni Dolan sa babae ay katulong siya ni Dolan. Hindi na muling nagsalita pa si Marian. Wala rin silbi kung magsasalita pa siya. Lagi itong may dahilan at sagot. Niyakap siya ni Dolan mula sa likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Babawi ako, pangako. Bulong nito at isiniksik pa ang mukha sa kanyang leeg. Ngayon pa kung kailang napagod na ako? Sambit ni Marian sa kanyang isipan, kasabay ng pagkirot ng kanyang dibdib at pagtulo ng mga luha. Nakatulugan na lamang niyang muli ang sama ng loob, na siyang lagi naman niyang nararamdaman noon pa man. Dapat ay sanay na siya, kaya dapat ay hindi na siya umiiyak. Pero mababaw talaga ang luha niya, kaya kahit magmukha siyang kawawa sa mga mata ni Dolan, hindi niya mapigilan ng lumuha. Kinabukasan, nagising si Marian na mag-isa sa kama. Sinipat niya ang kanyang relo at halos mapatalon siya sa gulat nang makitang mag-aalas 7 na ng umaga. Alas 8 ang kanyang pasok kaya alanganin na para magluto at kumain ng almusal. Maliligo na lamang siya at pupunta na kaagad ng paaralan. Ngunit pagbaba niya ng hagdan ay kaagad siyang sinalubong ni Dolan para igiya patungong kusina. Ano ba, Dolan? Kailangan ko nang umalis. Late na ako. Angil niya nang nagpupumilit itong pakainin siya. Kumain ka na muna sandali. Magugutom ka sa school. Hindi mo maiintindihan ng leksyon niyo kung panayang kalam ng sikmura mo. Kailan mo naman sinimulang itanim yung concern mo sa akin? Hindi ako sanay. Kaya pwede ba? Huwag mo akong pigilan. Aalis na ako. Bye. Inis na supla niya dito, sabay hakbang patakbo palabas. Ngunit mabilis siyang hinabol ni Dolan. Ipinasok siya sa kotse at inihatid sa eskwelahan. Hindi makapaniwala si Marian sa effort na nilalaan nito para sa kanya. Pero ayaw pa rin niya itong paniwalaan. Baka masaktan lang siya. Alam niyang ayaw lang nitong maapakan ng ego nito noong sinabi niyang kaya rin niyang gawin ang ginagawa nitong pagtitaksil. Pero syempre ay sinabi lang niya yun. Hindi niya yun gagawin. Hindi siya tanga para kumuha ng isa pang dola na mananakit sa kanya. Tahimik siyang lumabas ng kotse at hindi rin siya nagpaalam at nagpasalamat dito. Marian, mag-ingat ka. Pahabol nito. Hindi siya sumagot, ngunit lihim na napangiti habang nakatalikod dito. Nang mag-lunch break ay nagkayayaan sila ng ilang kaibigan niya na kumain sa isang fast food chain. Kasama si Dexter na noon pa man ay naniligo na kay Marian. Hindi nito alam ang kanyang status. Nahihiya rin naman siyang sabihin dito at sa mga kaklase niya nakasal na siya. Lalo na at wala siyang maipakitang singsing. Ayaw na ayaw ni Dola na suotin niya yun. Kaya nanatiling single ang pagpapakilala niya sa lahat. Nagbibiruan at nagtatawanan silang naglalakad patungo sa nasabing fast food. Walking distance lang ito sa university. Magkapantay si Dexter at Marian habang naglalakad. At may minsanang napapaakbay pa ito kay Marian. Hinahayaan lang din naman niya ito. Wala namang mali siya dahil magkaibigan naman sila mula pa noong pumasok siya ng kolehiyo. Ngunit laking gulat nila nang bigla na labang bumulaga sa kanilang harapan ng asawang si Dolan. Hindi napaghandaan ni Marian ang bigla ang pagsugod nito. Bumulagta sa daan ng binatang si Dexter nang bigla na lamang suntukin sa mukha ni Dolan. Napasigaw sa gulat si Marian, maging ang kanyang mga kasamang babae. Sino ka ba? Gulat na tanong ni Dexter habang hawak ang mukha. Hindi mo ako kilala? Galit na tanong ni Dolan dito. Nakatihaya si Dexter sa daan. Nakatukod ang dalawang kamay sa lupa. Gago ka ba? Magtatanong ba ako kung kilala na kita? Galit din na angal ni Dexter. Matalim ang tingin kay Dolan at halata na nais ng makagante. Tatadya ka na naman sana ito ni Dolan, subalit mabilis na hinarang ni Marian ang kanyang sarili.
Dolan, ano ba? Tigilan mo si Dexter. Umalis ka na rito. Galit na bulyaw ni Marian. Nagpanting ang tenga ni Dolan sa galit. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang ang kaliwang kamay ay dinudukot ang cellphone sa bulsa. Iniharap nito ang monitor ng screen kay Dexter. Namilog ang mga mata ni Dexter nang makita sa monitor nito ang wedding photo nila ni Marian. Sa larawan ay nakaakbay si Dolan kay Marian habang magkayakap at magkadikit ang kanilang mga pisngi. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Dexter sa dalawa. Hindi ito makapaniwala dahil sa tinagal-tagal nilang magkasama ay wala namang sinabi si Marian na may asawa na pala ang kaibigan. Wala ngang wedding ring na nakasuot sa daliri si Marian. Hindi ako naniniwala. Hindi mo asawa si Marian. Peke yan. Kung asawa mo nga siya, bakit ngayon lang kita nakita ritong sumusundo sa kanya? Maangas na tanong ng binata. Hindi iyon ang sagot ni Dolan. Mabilis na inalalayan ng mga kaklase si Dexter upang makatayo ito. At bago pa ito makatayo ng tuluyan, ay nahila na ni Dolan papunta sa kotse si Marian. Natulala na lamang ang mga kaibigan ni Marian at hindi nagawang pigilan si Dolan. Ano ba, Dolan? Hindi ako sasama sa'yo. Matigas na reklamo ni Marian, subalit hindi siya nito tinigilan hanggang sa tuluyan na siyang maipasok sa kotse. Ano ba talagang gusto mo? Gawin akong witness lagi sa pagiging maharot mong lalaki at taksal na asawa? Galit na dugtong pa niya. Nanginginig na siya sa inis. Inaalala rin niya ang mga kaibigan at si Dexter. Alam niyang kailangan niyang magpaliwanag sa mga ito, ngunit tinangay na siya ni Dolan. Look, honey, I'm trying hard para makabawi ako sa'yo. But you keep on stepping away. I'm sorry, okay? Wala na kami ni Rain. Hindi ko alam kung bakit siya naroon sa restaurant na yun. Mahinang paliwanag ni Dolan. Hindi mo na kailangang bumawi at magpaliwanag. Sinabi ko na, diba? Makikipaghiwalay na ako sa'yo matapos ang pag-aaral ko. Pagod na ako sa sitwasyon natin, Dolan. I'm so done with you. Akala ko kaya kong tiisin ka habang buhay. Pero tao lang ako na napapagod rin at may hangganan ng pasensya. If it's not because of Daddy Sandro, matagal na akong umalis sa poder mo kaysa paulit-ulit mo akong sinasaktan ng harapan. Hindi ako papayag na umalis ka. Akin ka lang, Marian. Hinding-hindi ako papayag na mapunta ka sa lalaking yun. Hinding-hindi. Mariing babala nito. Napailing na lamang siya habang nakatingin sa kawalan. Kapag umimik pa siya, ay baka hindi matapos ang usapan nila. Basta ang plano pa rin niya ang masusunod sa ayaw at gasto ni Dolan. Dinala siya ni Dolan sa isang restaurant. Matapos mag-lunch ay hinatid na rin siya nito pabalik sa university. Susunduin kita mamaya. Lumabas lang talaga ako sa trabaho just to spend time with you sa lunch na to. Ayoko nang makita pang mulang itsura ng mukong na lalaking yun, okay? Seryosong bili ni Dolan at pinaharurot na palayo ang sasakyan. Naiiling na napatitig na lang si Marian sa sasakyan nito habang papalayo. Alam niya na senyales ng obsesyon ang pinapakita ni Dolan ngayon. Kaya mas lalo siyang dapat kabahan. Hindi rin siya naniniwala na wala na ito at ang babae nito. Pagbalik sa loob ng university ay ipinaliwanag niya sa mga kaibigan ang status niya at ni Dolan. Hindi alam ng mga kaibigan niya kung maaawa ba sa kanya o ano. Pero ramdam niya ang simpatsya ng mga ito. Ngayon lang niya nasabi sa ibang tao ang kalagayan niya at ang kinikimkim niyang sama ng loob kay Dolan mula nang magsama sila. Medyo lumuwag ang dibdib niya pagkatapos niyang maikwento kina Dexter ang lahat. Kinahapunan ay maagang ang dumating si Dolan. Hindi pa tapos ang klase ng asawa ay nakaabang na ito sa harap ng gate. Paglabas ni Marian ay diretso na agad itong isinakay ng kotse ng asawa. Si Dolan mismo ang naghanda ng kanilang hapunan. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ni Marian ang kakaibang lambing nito sa kanya. Unti-unti itong naging mabait at hindi na rin ito nakikipagbangayan pa. Tila burado na rin lahat ng mga hinanakit ni Marian dito. Ewan ba niya? Talaga nga yatang hibang siya para maniwala agad dito. But maybe because she always loved him kahit pa sinasaktan siya nito. Hindi siya magtitiis sa marriage nila kung hindi niya ito mahal. Marahil ay defense mechanism lang ang Daddy Sandro nila. Pero ang totoo naman talaga
ay mahal niya si Dolan kaya hindi niya ito iniiwan. Parang gusto na rin niyang maniwala na wala na nga itong babae. Malaya na rin siyang nagpapaubaya sa asawa. Wala siyang pagtutol sa tuwing makikipagtalik siya dito dahil alam niyang obligasyon niya yon bilang asawa. At alam niyang hindi lang yun ang rason. Alam niyang gustong-gusto rin naman niya ang mga nangyayari. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang graduation, nangako si Dolan na sisipot sa nasabing event. Ngunit natapos na ang seremonya ay walang Dolan na dumating. Masama ang loob niyang umuwi ng bahay at kahit mensahe man lang sa text ay hindi nito nagawa. Sinabi man lang sana ni Dolan sa kanya na hindi ito makakadalo dahil may importante palang meeting o ano. Hindi yung para siyang tanga na naghintay sa wala. Ang Daddy Sandro naman nila ay tumawag na lamang upang batiin siya ng congratulations. Nakadestino ito sa ibang probinsya kaya mag-isa lang siya sa graduation niya. Pabalibag niyang binuksan ang pintuan ng kwarto. Ngunit gayon na lamang ang gulat niya nang makita ang asawang walang damit na pangitaas. Natabunan ng kumot ang pangibabang bahagi ng katawan nito at nakayakap ang isang babae rito na wala ring suot na kahit ano. Nagkalat pa ang mga damit ng mga ito sa sahig. Hindi matiis ni Maria ng ganoong eksena, kaya lakad-takbo siyang palabas ng bahay. Bahala na kung saan siya makarating. Halos hindi na niya maaninag ang paligid dahil sa mga luhang ayaw tumigil sa pagbuhos. Kung masakit ang makita niya ang asawa na katabi noon ng babae, mas masakit ngayon dahil pinaasa siya nito na magsisimula silang muli at hindi-hindi na ito muling gagawa ng bagay na ay kasasama ng loob niya. Umasa siya na magiging maayos na ang marriage nila. Ngunit ano yung nadatnan niya kanina? Ibig sabihin pala talaga ay natapakan lang niya ang ego nito, kaya pinaniwala siya na okay na sila. At ang mas masakit pa ay ibinigay niya ang sarili niya dito nung walang alinlangan. Isang maliit at mumurahing apartment ang kinuha ni Marian. Kailangan muna niyang magtipid dahil maghahanap pa lang siya ng trabaho. At kailangan rin niyang mag-ipon para sa kanyang sarili. Mabuti na lang at kahit papaano ay may ipon siya mula sa allowance na binibigay ni Dolan. At kapag inaabutan siya ni Daddy Sandro ay itinatabi talaga niya. Dahil ramdam niyang wala namang patutunguhan ng kasal nila ng anak nito. At nangyari na nga ang matagal na niyang iniisip na mangyari. Habang naghahanap ng trabaho ay hindi niya akalaing kumpanya pala ng ama ni Dexter ang kanyang na-applyan. Nagkasalubong pa sila roon. Bit-bit niya ang brown envelope ng kanyang mga papeles. Kaya halata agad ng binata na aplikante siya. Marian, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Dexter sa kanya kahit obvious naman na nag-a-apply ang babae. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito pabalik. Kumpanya kasi ito ni Dad. Nandito ako para mag-training. Sa akin niya ipapasa ang posisyon bilang CEO. Talaga? Wow, ikaw na talaga ang bigatin. Hindi naman. Pero bakit ka nga ba nandito? Nakangising tanong muli ng binata. At tubi lamang sumagot si Marian ay wala siyang magawa kundi sabihin dito ang pake niya. Mag-a-apply kasi sana ako ng trabaho. Nakita ko kasi online na hiring ang company niyo. Hindi ko naman nakalain na magiging CEO ka pala rito. Nako, tamang-tama. Hiring ngayon si HR. Ikaw ang i-refer ko kay Dan. Talaga? Salamat naman, Dexter. Kailangan ko talaga ng trabaho ngayon eh. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? I know. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sayong tanggap ka na. Hindi mo na kailangan magtiis asawa mo. Di ba nga't hinihintay mo lang ang graduation mo para makalaya ka na sa kanya? This is it. I got your back, Marian. Wala na siyang dinaan ng interview pa. Diretso na agad siya ng training. Bayad din bawat oras ng training niya at napakagalante magpasahod ng ama ni Dexter. Matapos ang isang buong training ay nadiskubre ni Marian na buntis siya. Si Dexter pa ang nagdala sa kanya sa ospital. Pasensya na, Dexter. Nadamay ka pa sa problema ko. Malungkot na paumanhin ni Marian dito nang nasa loob sila ng clinic at hinihintay na makabalik ang doktor na tumitingin kay Marian. Ano naman ang naging problema dun? Blessing yung batang nasa loob ng tiyan mo. Malaking biyaya yan sa buhay mo. Alam ko naman,
Pero kasi nadamay pa kita. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Nahihiya na ako sa'yo. Ano ka ba? Wala yun. Kaibigan mo ko, kaya handa akong tumulong sa'yo sa lahat ng oras. Salamat. Marian, kung walang plano ang gagawin yun na panagutan ng batang dinadala mo, ako, handa akong maging ama sa dinadala mo. I swear, kaya ko kayong bigyan ng maganda at masayang buhay mag-ina. Alok ni Dexter. Hindi napigilan ni Marian ang maiyak. Hindi niya akalain na ganito kabait si Dexter. Sa bagay, noon pa naman ay mabait na ito at maaasahan. Hindi mo na kailangan gawin yon, Dexter. Marami ka nang naitulong sa akin. Hindi naman siguro kami pababayaan ng Panginoon itong anak ko. Sagot ni Marian. Come on, Marian. Huwag mo na akong ituring pa na iba sa'yo. Kung hindi mo ako kayang ituring na lover sa buhay mo, ituring mo na lang akong partner mo sa pag-aalaga ng magiging anak mo. Hindi kita pwedeng pabayaan sa lagay mo na yan. Cargo di konsensya ko kapag may nangyaring masama sa inyo ni baby. Hindi mapigilan ni Marian na mapayakap sa binata dahil sa lahat ng kabutihan nito. Isang napakalaking biyaya ang naging parte ka ng buhay ko, Dexter. Hindi ko na talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Umiiyak na sambit niya. Kaya siguro siya nagiging mas emosyonal ng mga nagdaang araw. Yun ay dahil buntis pala siya. Oh, yan ka na naman eh. Huwag ka nang umiyak. Baka akalain ng iba'y naaway kita. Tahan na, okay? Saway ng binata, sabay marahang sundot nito sa kanyang tagiliran, kaya napangiti na lang din si Marian. Ayan, umingiti na ang buntis. Sabihin mo kapag may cravings ka ha. Ako ang bahalang dalhin ka sa lugar kung saan mo gustong kumain. O kaya kung anong pagkain ang gusto mo. Kahit ano pa yan, hahanapin ko para sa'yo. Masayang dugtong pa ng binata. Makalipas ang 7 buwan, masyado nang halata ang tiyan ni Marian. Nakapag-file na rin siya ng leave sa kumpanya. Todo suporta sa kanya si Dexter sa lahat ng bagay. Maging sa regular na prenatal check-up niya. Ang akala nga sa company ay magkasintahan sila. Excited na akong makita ang 3D ultrasound result ni baby. Siguradong ang ganda ni baby. Manang-mana sa mami yun for sure. Excited na wika ni Dexter. Naglalakad sila sa pasilyo ng ospital. Papasok ng OB clinic. Salamat talaga, Dexter. Malaking bagay sa akin na nariyan ka. Ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Kung wala ka, baka bumigay na ako sa mga pagsubok sa buhay ko. Madamdaming wika ni Marian. Oo na. Ayan ka na naman sa pasalamat na yan eh. Sige na, mamaya ay iyak ka na naman kapag in-entertain ko pa yung pag-emote mo. Mahal ko kayo ni baby, kaya tama na yung pag-emote, okay? Nakangising wika ni Dexter habang inaalalayang maglakad si Marian. Ngunit napahinto sila nang may makasalubong na isang pamilyar na tao. Saktong liliko sana si Dolan at nagmamadali sa paglalakad. Ngunit agad ding napahinto dahil sa kasalubong na dalawang tao. Nagtaba pa ang mga tingin nito at ni Marian. Kapwa sila nagulat. Marian? Sambit ni Dolan. Ang mga mata ay nakapagkit sa umbok ng tiyan ni Marian. Hindi naman natinig si Marian. Sa halip ay nilampasan lamang niya ng tingin si Dolan. Bilisan na natin, Dexter. Late na tayo sa appointment natin. Wika at baling ni Marian sa binata, sabay hila sa kamay nito. Sandali, Marian! Tigil ni Dolan, sabay hawak sa kamay ng asawa. Nagmamadali kami, kaya pwede ba? Patay na si Daddy Sandro, Marian. He kept on asking you until his last breath. Informa ni Dolan sa kanya. Nagulat si Marian sa ibinalita nito. Natigilan siya sa tangkang paghakbang sana. Tinitigan pa niya sa mata si Dolan upang tingnan kung nagbibiro lang ba ito o nagsasabi ng totoo. Speechless siya. Mahal niya si Daddy Sandro, kaya masakit malaman na pumanaw na pala ito. Iahatid na siya ngayon sa Manila Funeral Homes. Garalgal ang boses na kwento nito. Napailing si Marian nang marinig yun. Matagal nang hindi sila nakita ng Daddy Sandro niya. Ramdam niya mula rito ang totoong pagmamahal ng isang ama. Kaya hindi rin niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha
hindi man lang sila nakita bago ito binawian ng buhay. Pupunta ako pagkatapos ng appointment sa doktor. Wika ni Marian habang himas-himas ang tiyan. Hindi maintindihan ni Dolan ang kanyang nararamdaman nang makita ang malaking umbok sa tiyan ni Marian. Tila biglang napawi ang pighating nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Ramdam niyang anak niya ang nasa sinapupunan ni Marian. Ngunit nahihiya siyang magtanong dahil alam niyang galit na galit si Marian sa kanya. Naisip din ni Dolan na wala siyang karapatan na magtanong dahil nasaktan niya ng husto ang asawa. Dahil sa kagaguhang ginawa niya, alam niyang hindi na siya mapapatawad nito. Noong graduation ni Marian ay nagpaloko siya kay Rin. Pinagbigyan niya ang pakiusap nito na sa huling pagkakataon ay samahan niya ito sa lunch. Bago siya umalis papunta ng graduation ceremony ni Marian. Ipinagtapat na kasi niya kay Rin na asawa talaga niya si Marian at hindi kasambahay. May inilagay na kung anong gamot sa pagkain niya si Rin. Nahilo siya bigla at nagboluntaryo si Rin na ihahatid siya sa bahay. Nakatulog siya pagdating at yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakadalo sa graduation ni Marian. Ang masaklap pa ay nadatnan sila ni Marian na walang mga damit sa loob ng kwarto nila mismo. Alam niyang nahuli sila ni Marian dahil iniwan nito ang itim na toga at cup sa sahig sa harapan mismo ng pintuan ng kanilang kwarto. Halos patayin na niya si Rin noon dahil sa nangyaring yun. Subalit ano pa nga bang magagawa niya? Umalis na si Marian at nasaktan na niya ito ng husto. Alam niyang kahit magpaliwanag pa siya dito ay hindi na ito maniniwala pa. Dahil huling pagkakataon na yun ay ibinigay sa kanya ng asawa. Sinira pa niya. He's a failure. Marahil ay karma niya rin yun dahil sa hindi magandang treatment niya kay Marian mula nung ikasal sila. Nakatayo si Dolan sa harap ng himlayang kabaong ng ama. Nang lumapit si Marian na hilam sa luha ang mga mata. Ano bang kinamatay ni Daddy? Tanong ni Marian sa asawang matagal ring napawalay sa kanya. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Kasi gago ako. Tanga. Walang isip. Nagsisising sagot ni Dolan. Anong ibig mong sabihin? Inatake sa puso si Daddy nang malaman niyang nilayasan mo ko. Nang malaman niyang ilang buwan kitang hindi nakasama at hinanap, hindi niya matanggap ang pagiging irresponsable ko. Ipinagtapat ko rin sa kanyang sitwasyon natin mula nang ikasal tayo. Kaya heto, kasalanan ko lahat ng to. Gusto niyang hanapin ka at humingi ng tawad sa iyo para sa akin. Pero inatake na siya sa puso at hindi na umabot sa ospital. Umiiling-iling at umiiyak na wika ni Dolan. Punong-puno ito ng pagdaramdam at pagsisisi. Mas lalo pang napaiyak si Marian dahil sa pagiging emosyonal. Namatay ang Daddy Sandro niya dahil sa sobrang pag-aalala sa kanya. Napahagulgol siya habang sa poong tiyan. Kaya hinawakan siya ni Dolan at inalalayan mula sa likod. Halos nakayakap na ang asawa sa kanya. Habang si Dexter ay hawak ang kanyang mga kamay. Tila nagsiselos pa si Dolan nang hawakan yun ni Dexter. Subalit ano naman ang karapatan nito na sawayin ng lalaki? Naisip ni Dolan na marahil ay si Dexter ang naging sandigan ni Marian noong naging pabaya siyang asawa. Noong nawalan siya ng lakas ng loob na hanapin si Marian. Marian, please calm down. Hindi maganda para sa baby mo ang stress. Paalala ni Dexter sa kaibigan, kaya mas lalo itong niyakap ni Dolan. I'm sorry, Marian. I'm sorry. Kasalanan ko lahat. Umiiyak na paumanhin ni Dolan habang niyayakap ng mahigpit ang asawa at hinahagkan ang tongki ng tenga nito mula sa likod. Masyadong nagluluksa ang kalooban ni Marian sa pagkawala ni Daddy Sandro. Kaya naman hindi nito napapansin na nakayakap na dito si Dolan. Matapos mailibing si Daddy Sandro ay nagpahatid na si Marian kay Dexter sa kanyang apartment. Ramdam niya ang pagod sa buong katawan at gustong gusto na niyang magpahinga. Ako na lang ang maghahatid sa'yo. Pwede ba? Paalam ni Dolan sa asawa. Narinig mo naman siguro, hindi ba? Ako ang gusto niyang maghatid sa kanya. Huwag mo nang ipilit pang iyong sarili sa kanya. Agad na supla ni Dexter dito. Natahimik lang si Dolan. Wala rin naging reaksyon si Marian.
Tinapunan lang niya ng tingin si Dolan at maingat na humakbang papunta sa nakaparadang kotse ni Dexter. Parang gusto na ni Dolan na bugbugin ang sa tingin niya ay karibal niya sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya magawa dahil alam niyang malaki ang utang na loob niya rito. Ito ang naging katuwang ng kanyang asawa sa ilang buwan at magtataon na rin wala siya sa tabi ni Marian. Subalit sinabi niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mabawi lang ang puso ni Marian. Hindi siya makakapayag na tuluyan ng mawawala sa kanyang asawa. Tahimik niyang sinundan ang kotse ng mga ito. Binigtas ang napakahabang highway. Gusto niyang malaman kung saan nakatira si Marian upang nang sa ganoon ay mabantayan niya ito at madalaw. Sa tansya niya kasi ay malapit ng manganak si Marian. Tumigil ang kotse ni Dexter sa harap ng isang maliit at napakalumang apartment. Napailing si Dolan nang makita ang sitwasyon ng tinitirahan ng asawa. Mabaho at malapit ito sa squatters area. Parang gusto niyang sigurin si Dexter sa galit. Gusto niya itong sumbatan kahit pa may utang na loob silang mag-asawa rito. Tutulong na lang din kasi ang lalaking yun, hindi pa nilubos-lubos. Ang daming maayos na lugar at maayos na apartment. Ngunit hinayaan nito si Marian na doon tumira. Paano na ang health condition ng baby ni Marian sa loob? Matapos pumasok ni Marian sa loob ng apartment, ay umalis na rin kaagad si Dexter. Kaya nang makalayo na ito sa harap ng bakuran ni Marian, ay umibis agad si Dolan sa tapat ng bahay ni Marian at ipinarada ang sasakyan doon. Maingat niyang kinatok ang pintuan ng apartment nito. Mabilis naman itong bumukas. May nakalimutan ka ba, Dex? Napamulagat ang mga mata ni Marian nang mapagtanto kung sino ang nasa kanyang harapan. Paano mo natunto ng lugar ko? Walang gana at matamlay na tanong ni Marian sa asawa. I followed you. At sino nag-utos sa'yo na sundan ako, ha? Sarili ko. Umuwi ka na. Hindi ka welcome dito. Kahit na, mananatili pa rin ako dito hanggang kausapin mo ko. Saka, bakit dito ka nakatira? This place is not safe for your health and our baby. Our baby? Sarkastikong ulit ni Marian. Huwag ka na magkaila pa. I know that's mine. Hindi ikaw ang tipo ng babae na bibigay sa Dexter na yon. Talaga ba? Oo, kaya huwag ka nang mag-deny pa. And please, kausapin mo ko ng maayos kahit saglit lang. Pakiusap ng lalaki sa kanya. Wala na tayong dapat mang pag-usapan. Umalis ka na. Taboy niya dito. No, please, for the last chance, let me fix this, Marian. Alam kong anak ko yung dinadala mo, kahit pa ilang beses mong ikaila. Hayaan mo kong maging ama at asawa sa inyo ng anak ko. Marian, pakiusap. Nagmamakaawang sambit ni Dolan. Tila biglang umakyat ang dugo sa ulo ni Marian nang marinig yun. Lumipad ang kanyang kanang kamay at buong lakas yung tumama sa kaliwang pisngi ni Dolan. How dare you? Pagkatapos ng ginawa mong paulit-ulit na pagwasak ng puso ko, pagdurog ng pagkatao ko at paglusaw ng natitirang respeto ko sa sarili ko, may mukha ka pang humarap sa akin? Parang awa mo na, Dolan. Tama na. I already learned an escape from you. I'm not going back again. Mabilis itong nilapitan ni Dolan at niyakap ng mahigpit. Ramdam niya ang unti-unting pagbigat nito, kaya mabilis niya itong sinapo sa bewang. Nang iharap niya si Marian ay wala na itong malay. Shit! Marian, wake up! What happened to you, honey? Wake up, please! Sambit niya at mabilis na kinarga patungong ospital ang asawa. Paruot pa rito siya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may masamang mangyari sa kanyang mag-ina. Kamamatay lang ng daddy niya at hanggang ngayon ay nagluluksa pa siya. Tapos ito naman ang nangyari kay Marian. Lord, please help my wife and our child. I know it's all my fault, but please spare them. I promise na magbabago na ako at hindi ko nasasaktan ng asawa ko. Basta wag mo lang silang pababayaan. Marami na akong kasalanang nagawa sa kanya. Pakiusap naman, hayaan mo kong makabawi. Taimtim niyang panalangin habang hindi mapakali sa paghihintay sa paglabas ng doktor
sa isang silid ng ospital. Ilang sandali pa ang lumipas. Sa wakas ay lumabas na rin ang doktor. Kaagad itong sinalubong ni Dolan. Dok, kumusta ang asawa ko? Kinakabahang tanong niya agad dito. She's okay now, Mr. Patterson. Na-overstress siya kaya biglang nag-collapse. Nagpuyat ba siya? Ilang araw po kasi siyang nagpupumilit na magbantay sa funeral ng daddy namin. Kahit pinagpapahinga ko siya, ayaw niyang makinig. I see. Now I understand. But no worries, she'll be okay. Sana lang wag mo nang hayaan na maulit yun. Hindi lang siya ang malalagay sa delikado. Pati ang baby niyo sa loob ng kanyang tiyan ay baka madamay. Napatungo si Dolan habang pinagpapawisan ng malapot. Pero nakahinga siya ng maluwag dahil safe na ang mag-ina niya. Relax, Mr. Patterson. I can see you're nervous. Don't be. May mga babaeng buntis talaga na sobrang selan at sobrang weak ng resistance. Bantayan mo lang siya lagi at huwag nang bibigyan ng stress. Muling napatango ang lalaki. Napagtanto niyang ilang buwan ring naghihirap ang kanyang asawa na wala siya sa tabi nito. Hindi siya sigurado kung nakabantay palagi dito si Dexter. Base sa kanyang pagtatanong-tanong tungkol sa lalaki, ay may pinagkakaabalahan din itong negosyo. Well, you can go inside now, Mr. Patterson. Anytime from now, maaari nang magising ang misis mo. I'll visit her again later. Wika ng doktor at paalam na kaya nagpasalamat na siya dito at agad tinungo ang kinaroroonan ng asawa. Saktong pagbukas niya ng pintuan ay nagpapalinga-linga ito. Han, kumusta ang pakiramdam mo? Malambing na tanong ni Dolan nang makalapit na siya kay Marian. Napabuntong hininga lang si Marian at iniiwasan ng kanyang tingin. Gusto ko nang umuwi, Dolan. Oo, iuuwi na kita. Pero hanggang bukas ka pa raw rito. Kailangan mo makabawi ng lakas dahil sa mga pagpupuyat mo noong mga nakaraan. No worries, hindi ako aalis sa tabi mo. Nakalive pa ako sa trabaho, kaya mababantayan ko pa kayo dito ni baby. Tinapad nga ni Dolan ang sinabi niya. Inalagaan niya si Marian hanggang sa makalabas ng ospital. Simula pa noong funeral ni Daddy Sandro, ay dama naman ni Marian ang concern at pagbabago ng lalaki. Ngunit ayaw na niyang umasa pa. Baka masaktan na naman siya. Kinabukasan ng hapon ay lumabas na rin ng ospital si Marian. Hindi na siya hinayaan ni Dolan na tawagan si Dexter para sunduin siya. Ito na daw ang maghahatid sa kanya sa apartment. Ngunit habang binabagtas ang kahabaan ng kalsada, ay napagtanto ni Marian na hindi pa uwing apartment ang usad ng sasakyan. Papunta ito sa bahay nila ni Dolan. San mo ako dadalhin? Ang sabi mo ihahatid mo ko sa apartment, di ba? Nagsisimula ng mairitang tanong ni Marian sa lalaki. I know, pero kailangan na kitang iuwi sa bahay natin. Tatlong linggo na lang at manganganak ka na. Kailangan mo nang makakasama lagi. Kumuha na rin ako ng kasambahay para kapag nasa trabaho ako, may magbabantay sa'yo. Siya na rin ang maghihiyaya ni baby. Paliwanag nito. Wala to sa usapan natin, Dolan. Please, honey, let me do this for you. Let me make it up to you. Nangako ako kay Daddy at sa Diyos na aayusin ko ang pagsasama natin. Ako ang dahilan ng pagkamatay ni Daddy. Ako rin ang dahilan kaya nasaktan ka ng husto. Ilang beses mo na bang sinabi na babawi ka? I know. But this time it's different. Magkakaanak na tayo. I want to be the best father to her. I want to see how responsible I am. So yun lang ang dahilan mo? Ang magpasikat sa anak mo at patunayan na man enough ka to be the best father? No. Not like that, Marian. Look, honey. I'm sorry for all my mistakes. I'm sorry kung naging monster husband ako sa'yo. Please give this last shot to me. How can I do that? Kahit balibalik na rin naman natin ang nangyari, loveless marriage pa rin ang meron sa atin. Mauuwi at mauuwi lang sa sakitan ng lahat. Kaya bago mo pa ako masaktan muli, pakiusap, iuwi mo na ako sa bahay ko. Sinong may sabi na loveless marriage ang meron tayo? Totoo naman, di ba? Hindi mo ba ako mahal, Marian?
Nawala na bang pagtingin mo sa akin noon dahil sa naging treatment ko sa'yo? Hindi umimik si Marian. It's okay. But you know what I realized when you left? I realized how much I love you. Napalingon si Marian sa asawa na patuloy lang sa pagmamaneho at seryoso ang muka. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Pinagpatuloy pa ni Dolan ng sinasabi. Hiyang-hiya ako sa mga nagawa ko. Hiyang-hiya ako sa huling tagpo na nadatnan mo noon sa bahay natin. Hanggang sa kinwento ni Dolan ang mga nangyari noong graduation ni Marian. Nais maluhan ni Marian, pero mas pinili niyang tataga ng loob at ipakita kay Dolan na matapang na siyang babae at hindi na iyakin. Huminto ang sasakyan dahil sa red light. Nilingon siya ni Dolan at hinawakan ng isa niyang kamay. Please, let's start over again, Marian. Kung hindi mo ako mahal, ayos lang. Mahal naman kita eh. At alam kong balang araw, mamahalin mo rin ako. Napabuntong hininga na lamang si Marian. Ayaw niyang ipahayag ang laman ng puso niya. Mahal niya si Dolan mula noon hanggang ngayon. Ngunit kailangan niyang tikisin ang puso. Gusto muna niyang subukan kung totoo ngang nagbago na si Dolan at kung totoo ngang mahal na siya nito. Ayaw na rin niyang ma-stress. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak na dinadala niya. Kaya naman pumayag na rin siyang bumalik sa bahay nila. Sa totoo lang ay nahihirapan na rin nga siyang mag-isa sa apartment niya. Madalas na kasing sumasakit ang tiyan niya at katawan simula ng mag-maternity leave. Thank you, honey. Sambit ni Dolan nang nakitang tila payag na si Marian na sumama ng maluwag sa bahay nila. Wala pa rin imik si Marian. Nanatili siyang tahimik hanggang sa makarating sila ng bahay. Maingat pa siya nitong inalalayan pababa ng kotse. Isang babaeng ang sumalubong sa kanila. Marahil ay ito ang sinasabi ni Dolan na kinuha nitong magiging kasama niya sa bahay at soon to be yaya ng baby nila. Magandang gabi, ma'am, sir. Sakto at bagong luto po ang ulam para sa dinner. Tinola po na tuna. Bagay para sa'yo, ma'am. Masayang bungad nito sa kanila. Manang, sabi na. Pakihain na lang ng pagkain para sa amin ni Ma'am Marian mo. Ilagay mo na lang sa food tray. Babalikan ko na lang pagkahatid ko kay Marian sa kwarto namin. Salamat, Manang. Magalang na utos ni Dolan sa katulong. Matapos siya nitong maihatid sa taas, ay halos patakbo rin itong bumaba para kumuha ng pagkain. Naalala niyang kaya rin yata siya nahimatay ay dahil sa gutom. Wala siyang pananghalian kahapon dahil wala siyang ganang kumain. Pagpasok muli ng kanyang asawa sa kwarto nila, ay may bitbit na itong food tray na may labang mainit na pagkain. Han, ako na muna magsusubo sa'yo. Wika ni Dolan habang pinapasandal sa ilang patong na unan ang asawa upang maging komportable. Ako na, hindi ako paralisado. I insist. I can do it myself. Kumain ka na rin. Napuyat ka kababantay sa akin kagabi. Ngumiti naman si Dolan ng matamis at agad tinawag si Manang Sabena para magpaakyat din ng pagkain. Magkasabay silang kumain habang nagpapakiramdaman. Hindi tuloy mapigilan ni Dolan na mapatitig sa asawa sa tuwing hindi ito nakatingin. Sa totoo lang ay maganda talaga si Marian. Bata pa lang ay palagi na silang nakikita sa tuwing bakasyon ng mga tatay nila sa serbisyo. Minsan ay nagkakasama silang mamasyal. Cute na cute siya kay Marian noon at kuya pa nga ang tawag nito sa kanya. Siya naman ay bunso ang tinatawag dito. Kahit na stress ng husto sa kanya si Marian, hindi pa rin kumupas ang ganda nito. Maganda rin itong buntis. Maputi si Marian at maganda ang katawan. May magandang buhok at magandang pag-uugali. Ewan ba niya kung bakit hindi niya yun napansin noon bilang isang lalaki? Siguro ay dahil napangunahan siya ng galit at sama ng loob sa kagustuhan ng daddy niya na ikasal ng sapilitan kay Marian dahil lang sa pangako nito sa papa ni Marian. Pakiramdam niya noong panahong yun ay isa siyang robot at puppet. Pero ngayon ay nakita na niya kung bakit si Marian ang napili ng daddy niya para maging asawa niya. Bukod sa maganda na ito, mabuti pa ang kalooban. Kaya naman noong naghihingalo na ang daddy niya,
ay nangako siya sa ama na ipagpapatuloy niya ang ipinangako nito sa papa ni Marian. Naaalagaan niya at pakamamahalin si Marian. Nagpapasalamat siya dahil hindi siya nahuli ng dating. Hindi nakipagrelasyon si Marian kay Dexter. Naputol ang pagbalasa ni Dolan ang tingin kay Marian nang biglang tumunog ang cellphone ng asawa mula sa bag. Kaya mabilis na kinuha yun ni Dolan. Nang makita sa monitor ang pangalan ni Dexter, ay kaagad na rumihistro ang pagkainis at selos sa mukha ng lalaki. Nagtaka naman si Marian sa naging reaksyon ng mukha nito. Hinablot niya sa kanyang asawa ang cellphone. Napangiti siya nang makita ang pangalan ng kaibigan. Kaagad niya itong niloudspeaker. Marian, nasan ka ba? Nag-aalala na ako sa'yo. Bungad ng binata sa kabilang linya. Eh, kasi Dexter... Nandito siya sa bahay namin. Huwag ka nang umepal pa, pare. She's safe with her husband. Sabat ni Dolan, kaya biglang tumahimik ang kabilang linya. Dexter, kasi... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil pinutol agad yun ni Dexter. It's okay, Marian. I do understand. Tumikim ito sa kabilang linya. Pakialagaan lang si Marian, Mr. Patterson. Dahil sa susunod na maging pabayakang muli, hindi ako magdadalawang isip na agawin sa iyong mag-ina mo. Malaman-laman ko lang na nagloloko kang muli. Nang marinig yun ni Dolan ay inis nitong sinagot si Dexter. Oo na, ang dami mong sinasabi. Patayin mo na ang tawag mo. Iniistorbo mo ang pagkain namin. Napatawa ng pagak si Dexter. Okay, see you sa binyag ni Baby. Ako kasi ang nag-iisang ninong niyan. Basta tandaan mo, Mr. Patterson, ang warning ko sa'yo, okay? Muling paalala nito bago pinatay ang cellphone. Napatawa naman si Marian sa huling sinabi nito. Habang ang asawang si Dolan ay halos magdikit ang kilay sa sobrang inis at selos. Matapos nilang kumain ay sinamahan ni Dolan sa banyo si Marian upang maglinis ng katawan. Lumabas ka na. Kailangan ko nang maglinis ng aking sarili. Angil ni Marian nang makitang nakatayo lang ito sa kanyang harapan. Dito lang ako. Kailangan kitang bantayan eh. Baka bigla kang mahilo. Ano, Dolan? Huwag kang OA. Maayos na pakiramdam ko. Lumabas ka na. Utos niya rito. Sus, ano pa bang itatago mo sa akin? Eh nakita ko na naman yan lahat. Nahawakan at natikman. Kaya ano pang kinakahiya mo, honey? Feel yung sabi nito na may ngiti sa labi. Besides, natatakot ako mangyari ulit yun sa'yo at mahimatay ka. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito lang ako. Saad pa nito at prenteng sumandal sa pader. Pinamulahan ng mukha si Marian sa mga sinabi ng asawa. Hindi nga ito lumabas kaya wala siyang choice kundi ang tumalikod dito at maghubad ng kanyang duster. Pagkatapos niyang linisin ang kanyang sarili ay tinulungan pa siya ni Dolan para magpunas ng katawan. Pagkatapos ay binalot ng tuwalya ang kanyang katawan. Slowly, madulas. Paalala ni Dolan habang inaalalayan siya palabas ng banyo. Pinaupo rin siya nito sa kama at ito na ang nag-apply ng lotion sa paa ni Marian. Hindi na rin nakapagreklamo si Marian. He knows Dolan. Kapag gusto nito, walang makakapigil. Isa pa ay malaki na ang tiyan niya, kaya nahihirapan na rin siyang mag-apply ng lotion sa kanyang mga paa at legs. Good night, honey. Malambing na sambit nito at tahalik na sana sa noo ni Marian. Ngunit mabilis na hinawakan ng babae ang nguso nito. Hindi porket pumayag akong tumira muli dito ay pwede mo nang gawin ang lahat. Masakit pa rin ang ginawa mo sa akin, Dolan. Sobrang sakit ang paulit-ulit na lang na panluloko mo noon. Litanya niya na nangingilid ang mga luha sa mata. She really appreciates all his effort, pero hindi pa rin siya nakakalimot. I'm sorry, honey. Ang dami kong pagkukulang sa inyo ni Baby. Pero pinapangako ko, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako napapatawad. Hindi ko sasayangin ang huling pagkakataon na binigay mo sa akin. Wika ni Dola na namumula ang mga mata at sobrang emosyonal. Puno ng pagsisisi. Kinabukasan ay nagpunta muna si Dolan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan
para dagdagan ng vacation leave. May 2 months leave pa naman siyang natitira, kaya gagamitin na niya yon para hanggang makapanganak si Marian ay naroon siya sa tabi ng asawa. Araw-araw niyang pinapatunayan ang sarili kay Marian. Araw-araw niyang pinaparamdam sa may bahay ang pagmamahal niya dito. He wanted her to feel that she is important, valued, and loved. Yun ang hindi niya naiparamdam kay Marian noon na pinagsisisihan niya ng husto. He already woke up from dreaming, and he wanted to erase the loveless marriage word in her mind. He wanted to prove that loveless marriage can be saved, that there can be great hope for the marriage that they built. Nakikita naman niya na may kooperasyon si Marian para mag-work out ang marriage nila. At hindi siya titigil hanggat hindi niya naririnig na sabihin ni Marian na mahal na rin siya nito. Alas 2 ng madaling araw nang gisingin ni Marian ang asawa. "Dolan, ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako." Wika niyang nakangiwi. Tarantang bumangon si Dolan. Hindi alam kung anong unang bubuhatin, ang asawa ba o ang mga gamit. Kaya naman tinawag nito si Manang Sabena at nagpatulong na bitbitin ang mga kagamitan ng mag-ina niya. Binuhat na niya si Marian na kitang-kita ang paghihirap na nararamdaman dahil sa sunod-sunod na paghilab ng tiyan. Mabilis naman silang nakarating sa ospital. Matapos maisilang ang napakaganda nilang baby girl, ay walang pagsidlan ang tuwang nadarama ni Dolan. Nasa bisig nito ang anak. Wala rin tigil ang halik nito sa noon ni Marian. "I love you, honey. I'm so proud of you. Napakatapang mong hinarap ang pagsilang sa baby natin." Malamyos na bulong nito sa may bahay. Halos matawa na si Marian sa ginagawa ng asawa. Para na tong ulyanin dahil paulit-ulit na lang ang sinasabi. Walang pagsidla ng tuwang kanyang nadarama ng mga sandaling yon. Napakasaya niya na ligtas sila pareho ni baby at kompleto silang pamilya. Hindi talaga pumayag si Dolan na hindi ito sasama kanina sa delivery room para bantayan siya at suportahan. "Ito na yata ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, Han. All my life, I feel so lucky. Ito pa lang pupuno yun. Kayo ni baby. Kayo ang totoong kaligayahan ko. Salamat, Marian." Napangiti lang si Marian. All her life, noon lang din niya ito nakita kung gaano ka-emosyonal at ramdam niyang totoo yon. Pag-uwi nila ng bahay ay si Dolan ang abala sa pag-aasikaso sa baby nila. Hinihele nito ang kanilang anak, habang si Marian ay nagpapahinga sa kama. Nakatulog agad siya pagdating nila galing ospital. Alam ni Dolan na bumabawi pa siya ng lakas, kaya hinayaan lang siya nitong magpahinga. Habang abala ay narinig ni Dolan na tumunog ang doorbell sa may gate. Ilang sandali pa ay may kumantok na sa pinto ng kanilang silid. Maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi makagawa ng ingay. Napakunot ang kanyang noo nang makita si Dexter sa harap ng pinto. "Anong ginagawa mo dito?" Takang tanong niya sa binata. Hindi siya gaanong natuwa sa presensya nito. "Dinadalaw si baby at ang asawa mo. Hindi mo man lang ba ako papapasukin?" Tanong pa nito, at nang makita ang batang karga ni Dolan, ay sobrang tuwa nitong hinawakan ang maliit na kamay ng sanggol. "Baby, si Daddy Dexter to. How are you, baby?" "Anong Daddy Dexter? Are you insane?" Inis na tanong ni Dolan na halatang pikon na pikon na. "Bakit? Hindi ba? Magiging ninong niya ako kaya second father na rin niya ako. That's why daddy ang itatawag ni baby sa akin." Nakangisi at baliwalang sagot nito. Alam kasi ni Dexter na pikon na si Dolan, kaya mas lalo nitong inaasar ang lalaki. "Dexter?" Sambit ni Marian nang makita ang binata na nakatayo sa harap ng pintuan. Nagising ito nang marinig na may mga boses na nag-uusap. "Hi! Congrats!" Sigaw nito mula sa labas. May pagkaway pa sa bagong panganak. "Salamat. Pumasok ka nga. Bakit ka ba nakatayo lang dyan sa labas?" "Pasok daw ako, pare." Bulong ni Dexter kay Dolan sa baykindat. Napatiimbagang si Dolan at pinilit pakalmahin ang sarili matapos maisara ang pinto.
Nang lingunin niya ang dalawa ay bigla na namang umasim ang mukha niya. Nakita na naman kasi niyang hinahawakan ni Dexter ang kamay ng asawa niya. Halos tunawi na ng kanyang mga mata sa galit ang kamay ni Dexter na nakahawak sa kamay ni Marian. Mabilis siyang lumapit sa asawa at inilagay ang baby sa balikat nito. Ginawa niya yun upang mailayo si Dexter mula sa asawa. Nahalata naman siya ng dalawa, kaya nagkatinginan ang mga ito at napalabi. Nais parehong matawa, pero nagpipigil lang. Close na close talaga ang magkaibigan, kaya kahit magkatinginan lang, ay tila nagkakaintindihan na agad. Basta, Marian ha, ako lang dapat ang nag-iisang ninong ni Bibi Samantha. Nangako ka sa akin dati. Paalala ni Dexter. Oo naman, hindi ko makakalimutan yun. Nakangiting sagot niya dito. Ikaw pa ba? Eh ikaw lang naman ang nagtiyaga sa akin nung kailangan ko ng tulong. Basta, be the best ninong kay Bibi ha? Oo naman. Basta kapag may problema ka o kung bibigyan ka ng problema, pumunta ka kaagad sa akin. At isa pa, kung babalik ka sa company, your position is always open for you. Hindi ko kasi masasabi kung magtatagal kayo ni Baby dito eh. Kaya hindi ko pinapa-occupy ang position mo sa HR. Pinaparinggan mo ba ako, pare? Inis na tanong ni Dolan sa binata. Oh, bakit? May plano ka bang saktan si Marian at hayaan ulit umalis? Sagot nito. Look, pare. I'm trying my best para bumawi sa asawa ko. Kaya sana, gaya niya, bigyan mo rin ako ng chance na ma-prove ko ang sarili ko na kaya kong magbago. Alam kong malaki ang tulong mo sa asawa ko at nagpapasalamat ako ron. But please give me a chance na ayusin ang marriage namin. Huwag mo sana kaming pangunahan. Paano ka ba ipagkakatiwala sa iyo si Marian at ang baby niyo kung puro pa sakit ang binibigay mo sa kanya? Try me. Ramdam ni Marian ang tense sa pagitan ng dalawa, kaya mabilis niya ang mga itong sinaway. Dolan, Dexter, para kayong mga bata, mabibinat ako sa inyo eh. Mabilis na lumapit sa kanya si Dolan. I'm sorry, hon. Paumanhing bulong ni Dolan. Pwede ba? Magbati na kayo. Dolan, binapatawad na kita. Handa na akong tanggapin ka muli ng buong puso bilang asawa ko. Ngumiti ng malapad si Dolan. Talaga? Hindi makapaniwala nitong paniniguro. Oo, pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Ano yun? Kunot noong tanong ni Dolan. Makipaglapit ka kay Dexter. Makipag-ayos ka na sa kanya. Magiging kumpare mo na siya, kaya dapat lang na magkasundo kayo. What? No way! Mabilis na sagot ni Dolan sa asawa. Mr. Dolan Cade Patterson, papayag ka ba? O sasama na lang kami ni Baby kay Dexter? Ikaw din. Pananakot pa ni Marian dito. Mabilis namang nagdesisyon si Dolan. Natatakot ring totohanin ni Marian ang sinabi nito. Oo na, Han. Papayag na ako. Napilit ang pagpayag nito. Sabay sulyap ng masama kay Dexter. Napahagigik ng tawa si Marian. Bakit ka ba kasi nagsiselos kay Dexter? Nakangising tanong niya sa asawa. Binalingan muli ni Dolan ng tingin ang binata at nagulat na lamang siya nang mahuli ang paglambot ng kamay nito na marahang ikinakalaykay sa tenga. Tila ba nagpapakit ito kay Dolan? Gwapo naman din si Dolan. Kaya kahit sino ay magkakagusto dito. Dexter? Bakla ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Dolan dito. Nagtawanan ng dalawa. Kailan lang din yun inamin ni Dexter kay Marian? Naaalala pa niya noong huling nakiusap si Dexter sa kanya, nahayaan niyang maging malapit silang dalawa. Para naman daw hindi mahalata ng daddy nito na bading ito. Sobrang taas na expectations ng ama nito kay Dexter. Kaya hindi kayang biguin ng binata ang ama. At mas inaayaw pa nito ang palaging sinasabi ng ama na magnobya na ito at mag-asawa. Hindi talaga kayang makipagrelasyon ni Dexter sa mga babae. Lalaki rin ang gusto nito. At magandang opportunity na naging super close sila ni Marian.
kaya tinigilan na si Dexter ng ama na makipag-date sa mga babae. Hindi rin mapaniwalaan ni Marian ang revelasyon ng lalaki. Kasi nga ay sobrang tangkad at gwapo nito at lalaking lalaki ang kilos. Sayang sana ang lahi, kaso ay pusong babae talaga to. Kaya bilang kaibigan, suportado ni Marian si Dexter. Makalipas ang 5 buwan, pinabinigan na nila si Baby Samantha. Si Dexter ang may bitbit kay Baby. Ito rin ang nag-sponsor ng damit ng bata, kaya hindi tumutol ang mag-asawa. Napakagaling ni Dexter mamili ng damit na nababagay kay Samantha. Hinayaan nila ito. Halos araw-araw rin itong nasa bahay nila para alagaan ang inaanak. Nasanay na rin si Dolan sa presensya ng barakong bading nitong kumpare. Lagi nitong inaayusan ng anak nito, maging si Marian. Dexter, salamat talaga ha. Pasasalamat ni Marian sa kaibigan nang tila hindi ito napapagod sa paghihilin ng bata. Nakaupo sila habang nakikipag-usap si Dolan sa pari. Thank you rin sa'yo. Kung hindi sa baby nyo, wala talaga akong ibang mapagkakaabalahan ngayon. Mag-asawa ka na rin kasi para naman maging stable na ang buhay mo. Seryoso? Kaibigan ba talaga kita? Parang hindi mo naman yata ako suportado eh. Nakangising wika ni Dexter. Napangiti na lamang si Marian sa naging reaksyon nito. Talagang pinaninindigan na nito ang pagiging bakla. Kaibigan mo nga ako, kaya nga gusto ko ay hindi ka mag-iisa pagtanda mo. Eh ayoko nga sa babae, Mari. Ano ka ba? Eh di humanap ka ng surrogate mother. Mayaman ka naman. Caring-carry mo yun. Ayoko kasing mapagaya ka sa akin na naiwan mag-isa ni mama at papa. Alam mo, may point ka, Mari. Aanin ko nga bang pera ko kung wala akong anak na pamamanahan? Sige. Madali kong maipapalabas kay daddy na may nabuntis akong jowa at ipinaubaya sa akin ng aming anak. Ay, pakang idea na yun oh. Pero kapag wala akong nakitang surrogate mother, pwede bang ikaw na lang? Sira, baka mapatay ka ni Dolan. Alam mo namang natanggap ka lang noon dahil nagladlad ka ng palda sa amin. Pero syempre, lalaki ka pa rin, kaya may limit ang pasensya noon. Biro lang, Mare. Ikaw naman. Pero ano pa lang status niyong dalawa? Pasado na ba si Pare sa lahat ng test mo? Tingin mo ba nagbago na talaga siyang tunay? Pasadong pasado na, Dexter. Bumalik na yung crush kong Dolan ng bata pa ako. Yung kuya Dolan ko na hinangaan ko dahil sobrang bait at maalaga. Mabuti kung ganun. Dahil kung hindi, aampunin ko na kayong mag-ina. Doon na kayo sa bahay ko para masaya tayo. Alam niyo namang mahal na mahal ko kayong mag-ina. Salamat talaga, Dexter. I love you too, friend. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Dolan sa kanilang kinaroroonan. Nakangiti itong umakbay sa asawa habang nakatingin sa kanilang anak na karga ni Dexter. Salamat, pare. Pasasalamat ni Dolan kay Dexter. Napatango ito habang nakatingin kay Marian na tila ba iritang-irita nang tawagin pare ni Dolan. Napangiti si Marian ng mahalata yun. So, shall we go now? Tanong ni Dolan sa asawa. Maingat na ibinigay ni Dexter ang sanggol kay Marian. O siya, paano? Iba yata ang magiging direksyon ko sa inyo, Marian. Kailangan ko pang umabol sa board meeting sa opisina. Yari na naman ako kay dad kapag hindi ako nakahabol dun. Alam mo na. Pero kapag natapos agad ang meeting namin, hahabol ako sa celebration sa bahay nyo. 1 hour meeting lang naman yun. Paano? Mauna na ako sa inyo ah. Paalam na nito sa mag-asawa. Sumunod na rin si Dolan palabas ng simbahan. Diretso na silang umuwi ng bahay. May bisita silang naghihintay doon. Thanks for this, hon. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. Sana lang napatawad na rin ako ni daddy. May himig ng lungkot na wika ni Dolan habang nasa biyahe sila. Tulog na tulog ang anak nila sa car seat nito. Mahal ka ni Daddy Sandro, kaya alam kong hindi yun magtatanim ng galit sa'yo. Saka napatunayan mo na namang kaya mong ibalik ang dating Dolan na minahal ko. Napapreno si Dolan sa kanyang sasakyan. What did you say?
Sabi ko, bumalik na yung dating dolan na minahal ko at hinangaan mula nung bata pa ako. Ibig mong sabihin, mahal mo talaga ako? Hindi mo lang ako crush noon kaya ka nagpakasal sa akin? Bata pa lang tayo, mahal na kita, Dolan. Hindi ako magpapakasal sa'yo kung hindi kita mahal. Biglang lumungkot ang mukha ni Dolan. Gosh, what did I do to you, Marian? I almost lose you because I'm a jerk. All this time, akala ko hindi mo ako mahal at infatuation lang ang meron ka para sa akin. But I never heard na sinabi mong mahal mo ako. Dahil natakot akong mas lalo mo akong kamuhian. At isipin mong dahil mahal kita kaya gustong gusto ko na naikasal tayo. At natatakot din ako sa'yo. Dahil sa isang iglap, nagbago ka ng pakikitungo sa akin noon. Ayokong i-take advantage mo ang pagmamahal ko para lalo mo akong parusahan. Pero mahal kita, Dolan. Yun lang ang alam kong naging kasalanan ko sa'yo. Kahit na nasaktan mo ako, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Napuno ako, oo. Pero yung love ko para sa'yo, naroon pa rin. I give you a chance para isalba ang marriage natin. Dahil naniniwala rin ako na loveless marriage can be saved and can also have a happy ending. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi kita bibigyan ng chance, hindi ko malalaman kung nagbago ka na ba o kung totoong mahal mo na nga ako. And you did it, honey. Natupad na ang pinagdarasal ko palagi, na darating din ang araw na mamahalin mo rin ako gaya ng pagmamahal ko sa'yo. I'm sorry, Marian, kung nasaktan kita at hindi ka naging masaya sa naging pagsasama natin noon. I promise na hindi mo na mararanasan ang lahat ng yun. Patutunayan kong hindi ako gagong ama at asawa. I love you, honey. Promise me na hindi ka naaalis sa tabi ko, okay? Promise me na magkasama nating lalagpasan ang anumang pagsubok na darating sa marriage natin. I will. Sa paglipas ng panahon ay tinupad nga ni Dolan ang lahat ng sinabi nitong pangako. Maaga itong umuwi galing trabaho. Kapag araw ng Linggo ay nagsisimba silang buong pamilya at namamasyal pagkatapos. They never miss to say I love you to each other. Akala ni Marian ay hindi na sila aabot sa ganito ni Dolan. But it's just so amazing how the impossible becomes possible. Kaya naman wala nang mahihiling pa si Marian sa kanyang buhay. Binigyan na siya ng maraming biyaya ng Panginoon. Kailangan na lang niya ay ang ma-nurture yun. Saving a loveless and unhappy marriage is a commitment and a lot of hard work. Maaaring para sa iba ay iisipin na martir siya. Ngunit gaya nga ng sinabi niya kay Dolan, hindi niya malalaman kung nagbago na ito kung hindi niya ito bibigyan ng chance. As they say, second chances are a two-way street. One has to be willing to forgive, and one has to be willing to change. Then, you work through it together. And she and Dolan met those criteria. Kaya naman masaya sila ngayong nagsasama. Kasama ang kanilang anak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.